Nakarinig na kayo minsan ng nagsabing, if you have faith, you will be saved. Narinig niyo na yon? Kung ikaw ay may pananampalataya, maliligtas ka. Ano ba yung pananampalataya? Yung bang pananampalataya ay parang isang kilong kayamanan na hawak-hawak mo? O isang agimat, anting-anting na nilulun mo? At kapag meron ka nun, ligtas ka na. Is that what faith is? That is not our experience of faith. Kasi ang experience natin ng pananampalataya ay minsan ang lakas-lakas ng pananampalataya. Minsan, mahina naman at natutukso. Minsan yung pananampalataya natin ay parang lulubog lilitaw, hindi mo maintindihan kung kailan. Alam niyo ang ibig kong sabihin, na dumarating sa buhay natin, siguro pagkatapos ng Life in the Spirit Seminar, pagkatapos ng retreat, na high ka. Gusto mong magdasal, gusto mong magbasa ng Bible, gusto mong mag-grocery, high feeling. Pagkatapos lilipas, at pag hindi lang lumipas, nadadapa ka pa, backslider ka pa, at nagkakasala ka ulit. And then you get discouraged. And then babangon ka ulit kasi meron na namang bagong retreat. Meron ka narinig na bagong homily. O meron ka nabasang bagong libro. High ka na naman. High, low. Lubog, litaw. That is our experience of faith. Our experience of faith is like the Ferris wheel in the carnival. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim, ikot lang ng ikot yung Ferris wheel. Ganoon yung ating pananampalataya. And look at Peter. Peter allowed the Lord to borrow his boat. Peter allowed the Lord to preach from his boat. And Peter obeyed the Lord even if he had caught nothing all night. And then, the catch was awesome, and then he had faith. Was that faith enough? Was that faith the singular event? The answer is no. Because there would come a time also when the Lord would say to Peter, "Depart from me, you Satan. You are not thinking like gods, but men." Hi si Peter doon sa Last Supper. I will never leave you, Lord. Pero pagkatapos lang ng ilang oras, he denied the Lord 3 times. Lulubog, lilitaw, lulubog ulit, lilitaw ulit. For one time, he was walking over the water. Another time, he was like a stone sinking in the water. Anong nangyari? And then the Lord said to Peter, "You have the keys of the kingdom of heaven." And then pagdating sa Roma, nang inuusig at pinapatay ng mga Kristiyano, tatakas pa si Peter. At nakasalubong niya ang Panginoon. At tinanong niya, "Lord, where are you going?" And the Lord answered, "I am going to Rome to be crucified again because you are running away again. You are a coward again." That is our experience of faith, di po ba? Na minsan may high, minsan may low. Minsan may hot, minsan may lukewarm. Minsan gustong gusto, minsan malamig. Ano ang gagawin natin? Kung ikaw ay nasa high, relish it. Kung ikaw ay nasa low, remember the high. In consolation, enjoy. In desolation, remember consolation. In other words, brothers and sisters, we just have to be vigilant. Sa politika, sa history, di ba naririnig natin,
Vigilance is the cost of liberty. Na kung gusto mong manatiling malaya, kailangan kang magbantay. Na hindi mo pwedeng basta ipagwalang bahala ang iyong kalayaan. Paraphrasing those political leaders, when they say, vigilance is the cost of liberty, I also say in the church, vigilance is the lifeboat of faith. Maliligtas ang ating pananampalataya kapag tayo ay palaging nagbabantay. Sa buhay ni Santa Teresa, inanong niya ang Panginoon, Lord, do you really love me? Ang sagot ng Panginoon sa kanya, ang sagot ng Panginoon kay Teresa, hindi mo lang alam kung gaano kita kamahal. At ang sagot ng Panginoon, Teresa, mahal kita, pinipili kita araw-araw. Hindi galing sa politiko yon, galing sa Panginoon yon. I love you, I choose you every day. There will be days when your faith is strong. You have chosen the Lord. There will be days when your faith is weak. Choose the Lord anyway. There will be days when it will be dark and cloudy. Choose the Lord. There will be days when it will be bright and sunny. Choose the Lord. Ngayon, sinasabi sa ating lahat ni Jesus, mahal kita, tinatawag kita, pinipili kita araw-araw. Ngayon, sabihin naman natin sa Kanya, Panginoon, mahal ko po kayo. Tulungan po ninyo akong piliin ko kayo araw-araw.